Magandang araw mga bata. Dito tayo sa ating aralin, Mother Tongue, ikalawang markahan, unang linggo. Basahin at unawain ang kwento at gamit ang poll, sagutan ang mga tanong, mga itlog ng isda. Alam mo ba kung gaano karami mangitlog ang mga isda? Libo-libo. Sa tubig, nangingitlog ang mga isda. Pagkatapos mangitlog, ang ibang isda, lalongoy na itong palayo. Ngunit hindi nagiging isda ang lahat ng itlog. Dahil kapag nagkagayon, mapupuno ng isda ang mga dagat. Ang ibang itlog ay kinakain ng malalaking isda, mga pagong at palaka. Ang iba namang lumulutang sa tubig at kinakain ng mga ibon. Unang tanong, gaano karami mangitlog ang isda? A. Isa-isa. B. Daan-daan. C. Libo-libo. Pangalawang tanong, saan ito nangingitlog? A. Sa pugad. B. Sa buhangin. C. Sa tubig. Pangatlo, ano ang ginagawa ng isda pagkatapos nitong mangitlog? A. Pinipisa ang itlog. B. Kinakain ang itlog. C. Iniiwan ang itlog. Pang-apat, ano ang nangyayari sa mga itlog na lumulutang? A. Napipisa. B. Kinakain ang ibon. C. Nabubugok. At panglima, nagiging isda bang lahat ng itlog? A. Hindi. B. Oo. C. Marahil. Paggawa ng karaniwang pagsusulat ng talata. Alamin natin. Ang talata ay binubuo ng lima o higit pang magkakaugnay na pangungusap na tumatalakay sa isang paksa. Ang paksang pangungusap ay nagsasabi kung ano ang pangunahing ideya ng talata. Ito ay maaaring matatagpuan sa unahan, gitna o hulihan ng talata. May iba't ibang uri ng talata ayon sa layunin ng pagsulat nito. Mga uri ng talata. Una, talatang naglalarawan, descriptive. Ito ay nagpapalutang sa panlabas na katangian ng paksa, tulad ng anyo, hugis, kulay, amoy, at laki. Maaari ring talakayin ang asal, ugali, at saluobin ng paksa. Ikalawa, talatang nangangatwiran, explanatory. Ito ay nangangatwiran at naglalayong maglahad ng katwiran upang linawin ang isang pangyayari. Pangatlo, talatang naglalahad, expository. Ito ay nagpapaliwanag at nagpapatalastas ng isang bagay. Ito ang pinakagamitin sa lahat ng uri ng talata. Pang-apat, talatang nagsasalaysay, sequential. Ito ay nagpapahayag ng mga pangyayari ayon sa kanilang pagkakasunod-sunod. Ang buod ay ang pinakamaikling talatang sinulat o tekstong napakinggan. Nalalaman ito ng pangunahing paksa at detalye na binanggit sa talata. Gabay sa pagsulat ng talata. Una, pumili ng paksa na naibigan mo. Bumuo ng paksang pangungusap. Pangalawa, ilahad ng sunod-sunod ang mga magkakaugnay na pangungusap. Pangatlo, tiyakin na ang mga pangungusap na isusulat ay may kaugnayan sa paksang pangungusap. Pang-apat, bigyan ng angkop na pamagat. Pamamaraan teknikal ng pagsulat ng talata. Una, ipasok ang unang salita sa pasimula ng talata. Pangalawa, gumamit ng angkop na malaking titik at wastong bantas. Pangatlo, sumulat ng maayos at malinis. Hanggang sa muli nating klase, paalam!